Isang magandang araw po sa inyong lahat at welcome po sa aking channel. Ngayon po papanoorin po natin kung gaano po kahayop po itong China po, no, kung paano po nila tayo haras-harasin lang po sa sarili po nating teritoryo diyan po sa ating EEZ, diyan po sa BRP Sierra Madre. Nako, grabe talaga itong China, no. Ito po talaga may ebidensya po. Ang title po nito, China Coast Guard inagaw at itinapon ang supply na inihatid sana sa BRP Sierra Madre via AFP. Mula po ito sa UNTV. Huwag niyo po sanang kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel para po ma-update po kayo kapag po naglalabas po tayo ng ganitong mga reaction video. Simulan na po natin to. Let's do this. Grabe, no? Makikita sa video ang animoy tila nagpapatinterong mga rubber boat sa dagat. Ngunit sa katotohanan, ito ay ang agawan ng supply sa BRP Sierra Madre noong May 19, 2024. Dalawang rubber boat ng Philippine Navy kontra sa dalawang mas malaking rigid hull inflatable boat ng China. Makikita sa video na pilit inahabol at inaagaw ng mga Chinese ang supply na inihulog ng eroplano malapit sa BRP Sierra Madre. Ito po yung talagang patunay po talaga na wala pong nirerespeto po ang China, no? Sa pagkakataon pong ito ay sila po ay lumapit po sa atin diyan, no, sa teritoryo po natin diyan sa BRP Sierra Madre. Kung magtutuusin po, dapat tayo po nagtataboy sa kanila diyan, eh, no? Saka kung sinasabi po nila na tinutukan daw sila, no, ng baril ng ating mga sundalo po doon sa BRP Sierra Madre. Siyempre po, no, kung tutuusin po, no, na-threaten po ang ating mga pasundaluhan, no. Lumapit po kasi sila, eh. Which is hindi na po nararapat po 'yon. Kumbaga po, yung safety ng ating mga kasundaluhan doon, isipin niyo kasi, no, kung tutuusin, kuyog po sila doon sa BRP Sierra Madre. Ilan lang sila doon. Kailangan po nilang depensahan po ang kanilang ang kanilang lugar, no, kung nasaan po sila. Kasi kung tutuusin po, no, kung wala pong resupply mission at talagang sinugod po ng Chinese ng mga Chinese Coast Guard ayan ang ating mga sundalo sa BRP Sierra Madre, ay talaga pong wala po silang magagawa. Makukuyog po sila kung tutuusin, no. Kaya po kung talagang nilabasan sila ng barel ng ating mga kasundaluhan doon, ayun po ay pagdedepensa lang sa kanilang kasiguraduhan, no, yung seguridad nila. 'Di ba? Kaya kung tutuusin po, no, actually hindi naman po sila tinutukan. Kumbaga, naghanda lang po ang ating mga sundalo na na baka may mangyari. Kasi nga po nilapitan na po sila ng mga Chinese Coast Guard na 'yan. At ito nga po, no, yung bidyong nakakainis na inagawan sila ng supply, no, diyan mismo sa ating teritoryo, ang lapit, no, at ang lalaki po ng daladala po nilang mga mga sinakyan po nila. Ang atin po ay maniliit lang, no. Ganyan po sila kahayop talaga, kaya po nakakainis po talaga tong tong mga Chinese Coast Guard na to. Hanggang lumapit na sa BRP Sierra Madre ang rubber boat at sinundan pa rin ng mga Chinese. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, ito ang unang pagkakataong lumapit ng 5 hanggang 10 metro ang Chinese Coast Guard sa nakasadsad na barko ng Pilipinas sa Ayungin, Seoul. Kaya naalarma ang mga sundalo. In this case, because of that intent of the Chinese Coast Guard to get our supplies, they came very, very close to the BRP Sierra Madre. Mm-hmm. And of course, this posed, from the point of view of our soldiers, this posed a danger, a threat, no? Dahil napakalapit na nila. Tama. Oh, that is why there were videos, there were images of our soldiers carrying their guns. Siyempre, pang safety lang nila naman yun, di ba? Siyempre, kahit sino naman, eh. Isipin nyo, nilapitan ka na ng kaaway. Kumbaga, nasa kampo mo ikaw, eh. Di ba? Tapos sumugod doon yung kalaban mo. Anong gagawin mo? Isipin pretty ka lang. Titignan mo lang silang ganun. Diba? Hindi naman pwede yun. Kaya naghanda lang po ang ating mga kasundaluhan doon. Kaya hindi naman nila tinutukan actually, no. Kumbaga, pinakita lang nila na hindi sila basta-basta na mapapasok ng ng mga Chinese Coast Guard doon sa BRP Sierra Madre. Siyempre kahit sino po talaga ay matitreaten po, no. Kasi danger na po yung buhay nila doon, eh. Kumbaga nasa danger level na po sila. Kaya po nila ginawa yung, kaya po sila naglabas ng armas doon, no, sa BRP Sierra Madre. Kasi nga po, kumbaga po mapasok na po, eh, dumikit na po sa teritoryo, no, doon sa BRP Sierra Madre yung mga Chinese Coast Guard. Kaya po nila ginawa yun.
Ayon kay Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr., hindi talagang sadyang nagbibit-bit ng baril ang mga sundalo sa tuwing may rotational and resupply mission. Subalit dahil sa banta sa kanilang seguridad noon, ay humawak ng baril ang mga sundalo. The handling of the weapons by our personnel is not a normal occurrence during the August. In this particular incident, because the Chinese Coast Guard or Chinese ships came very close to the BRP Sierra Madre. Of course, this was a cause of alarm. So our soldiers, as a precautionary measure, held on to their firearms. Ano lang po yun, kumbaga kahit sino po noon, literal na po gagawin mo yun. Kumbaga, dedepensahan mo yung sarili mo. Kasi di ba, lumapit na yung kalaban eh. Ganun po yun. Pero hindi po porque humawak po ng barel, ay sinasabi po ng China na tinutukan daw po sila. Kumbaga, naghanda lang po, pinakita lang po ng mga kasunduluhan natin yung presensya ng armas nila. Para po, hindi po basta-basta po mag-isip ang Chinese Coast Guard na pasukin po sila, akyatin sila doon sa BRP Sierra Madre. Kumbaga po, instinct na po ng tao yun eh, na ipagtanggol ang kanyang sarili. Diba? Wala naman po tao na siguro hahayaan lang niya na ganun po yung mangyari na akyatin sila doon at wala lang silang gawin. Diba? Kasi unang-una po kuyog po sila doon eh. Kasi po ilan lang sila doon sa BRP Sierra Madre. Kung tutuusin po, no, kung wala pong resupply mission at dinikitan po silang ganun ng Chinese Coast Guard, kuyog po talaga sila. Kaya po, kumbaga po yan ay dumidepensa lang po sila sa kanilang seguridad. Ganun po ang pinakita ng ating kasundaluhan dyan sa BRP Sierra Madre. Kaya po nila ginawa yun. Mariin namang itinanggi ng AFP na nadutok ng baril ang mga sundalong Pilipino. Tama. Giit ni General Browner, mahigpit na sinusunod ng kanilang mga tauhan ang rules of engagement. On the issue of the pointing of the guns, we are denying that any of our soldiers pointed deliberately their guns to any of the Chinese in the ribs, no? Dahil commissioned vessel ang BRP Sierra Madre o isang aktibong barko ng Philippine Navy, mayroong karapatang magdala ng baril ang ating mga sundalo. Tama. At idepensa ang sarili laban sa banta ng kalaban. The BRP Sierra Madre is a commissioned Philippine Navy ship, and therefore, it is authorized to have weapons. We are authorized to put weapons on board, mm-hmm. no? Both crew-served weapons and individual weapons of our soldiers. Meron tayong karapatan, no? Because of the concept of self-defense. Tama. Isa sa apat na package na ini-airdrop ang naagaw ng mga Chinese. Nang makitang walang construction materials, kundi puro pagkain at gamot ang laman, itinapon nila sa dagat ang supply. Grabe talaga itong mga Chinese na ito. Nakakairita po talaga sila. Diba, ganyan po sila kag walang ya. Itong mga Chinese Coast Guard na ito. Isipin nyo, no? Nilapitan po talaga ang BRP Sierra Madre at hinabol-habol po talaga. No, nag-agawan po sila talaga dyan ng resupply, ano, na yung resupply na binagsak po dyan, no? Tapos po, ganun yung nakita po nila na walang construction material. Itinapon nila sa dagat. Mga walang yan. Nasaan po yung humanitarian, ano, dyan na sinasabi nung, ano, nung Chinese general, di ba? Na respect, mutual respect. Para ako naman ko na ano nyo po yung isang reaction natin. Ganun po raw ang gusto nilang ipakita po sa atin. Pero maling-mali po talaga. Maling-mali. At talaga pong paliwas po ang kanilang sinasabi. Wala po tayong nakitang pagrespeto po sa atin dyan eh. Unang-una po, pagkain po yan. No? Yung hindi po nila nakitang meron pong construction. Ikaw ba naman? Kung siraulo ka ba naman? Construction material, ibabagsak mo mula sa aeroplano. Di ba? Isipin niyo yun eh. Common sense, hindi ko alam kung bobo tong mga Chinese na to. Construction material, ibabagsak mo mula sa aeroplano. Hindi nasira yun lalo. Lalong hindi mo pa kinabangan, no? Isipin niyo yun. At ito po, no, ginagawa na nga po ng ating ano, ating gobyerno na mag-airdrop na lang po, no, para po maiwasan na po yung confrontation diyan sa West Philippine Sea. 'Di ba? Yung resupply mission po natin, airdrop na lang po mula po sa eroplano. Iba na bagsak po sa diyan sa BRP Sierra Madre. 'Di ba? Para maiwasan na po ang kahit ano pong confrontation. Pero ano pong ginagawa ng China? 'Di ba? Talaga pong hinaharas pa rin po tayo.
Ano pong gusto nila, magutom ang ating sundalo dyan sa BRP Sierra Madre? Maling-mali po yan eh. Una-una po, i-easy po natin yung BRP Sierra Madre. Commissioned, no? Commissioned vehicle po yan, yung barko po na yan, no? Kaya kailangan pong depensahan din po yan ng ating mga kasundaluhan. Una-una, teritoryo po natin yan. Sila po ang maling-mali po yan, yung China. Di ba? Maling-mali po talaga sila dyan sa ginawa na una-una po pagkain yan. Kahit nga po yung mga... may mga sundalo po diyan na may sakit, no, na kailangan pong i-medical ano, medical evacuation, no. Hinarang din po nila 'yon. 'Di ba? Gaano po kawalang niya yung mga hayop na 'yan, no? Kaya po talaga dapat po talaga itong mga Chinese po na 'to ay maturuan po ng leksyon. No, sana po ito po ay makarma, no, at talaga pong mapatawan po ng talagang napakatinding parusa po kasi sila po ang lumalabag at sila po ang sumisira ng peace dyan sa West Philippine Sea, na which is sinasabi po nila na tayo daw po ang nagpo-provoke daw po dyan. Wala pong provocation ng Pilipinas dyan. Sila po talaga ang gumagawa ng kaguluhan dyan sa West Philippine Sea. Kaya maling-mali po talaga yung mga sinasabi ng Chinese general doon sa assembly po nila ron sa Singapore, na talaga pong sila po yung nag-aano po ng peace sa atin. Gusto pa raw nila makipag-dialogo sa ating Pangulong Bongbong Marcos, no? Pero mali po, eh. Iba po yung ipinapakita nila sa binubunga nga po nila. Real talk po yan, no? Kaya po talagang, ang sa akin lang po talaga, no? Dapat po yung mga nasa Pilipinas po, no? Na mga Chinese na yan, ay maturuan po ng leksyon yan yung mga po sagwat po dyan sa pogo-pogo na yan. Lalo po yung mga pumapasok po sa gobyerno po natin, yung mga nag-i-spy, yung mga nagwa-wiretap, kailangan po talaga mapatawan po ng malakas-lakas na parusa po yan, no? Sana po para makabawi man lang po tayo doon sa pangharas po na ginagawa sa atin ng mga buwisit na Chinese na to. Real talk po yan, no? Kundi puro pagkain at gamot ang laman, itinapon nila sa dagat ang supply. Ilan sa mga ito na recover pa ng mga sundalo. Grabe. Ngunit sa kabila nito, pinalabas pa rin ng China na ang Pilipinas ang nagtapon ng mga kalat sa dagat. The video will show that the ICAD activities is all contrary to what they say. Tama. Their deceptive actions, they lack common sense. We could not airdrop construction materials. Tama. Their narratives is that they do the blocking because of construction materials. I would like to point out that they have zero common sense. You will see that what appeared there is all foodstuff. Isipin nyo, di ba? Ito, ay, nakakabwisit, no? Isipin nyo, di ba? Construction material, i-airdrop mo. Baka sasabi ko lang kanina, ang laking kabubuhan, no? Alam ko, di ba, sabi nila mga Chinese, patatalino. Pero hindi, eh. Talagang ginagawa po nila to para po tayo ay pasamain. At tamo yung nakakagigil din na sinabi dito, no? Na ang mga Pilipino daw o yung mga ano po natin dito ang nag-iwan daw o nagkalat daw sa dagat yung mga pagkain na yon. Mga bubo talaga tong mga hayop na to, eh, no? Kailangan ngayon ng kasundaluhan natin. Bakit itatapon ng ating mga kasundaluhan yung pagkain na yon na isusupply doon sa BRP Sierra Madre? Mga bubo talaga. Para lang tayo baliktarin talaga, ginagawa po talaga nila lahat, no? Kumbaga, sa mga senaryo pong ganito, wala po talaga maniniwala, eh. Sinong bobo maniniwala dito sa mga Chinese na to, no? Kailangan natin yun, eh. Kailangan ng kasundaluhan natin sa BRP Sierra Madre yung pagkain na yun. Tapos, tayo pa yung binaliktad na tayo daw nagtapon ng mga pagkain na yun sa dagat. Ay, ako, nakakagigil po talaga tong balitang to, no? Talagang maling-mali po talaga, eh. No? Kaya tama rin po, no, tong sinasabi po nito ni Commodore, na sinasabi niya na wala silang common sense itong China. Diba? Construction material, i-airdrop mo. Visit talaga, eh. No? Nakakairita tong mga Chinese na to, eh. You will see that what appeared there is all foodstuff. Ang pagkumpiska ng supply ng mga Chinese ay isang illegal na hakbang. Tama. At tinawag na provocation ng AFP. Ayon kay General Browner, kahit sa international order ay hindi ginagawa ang ganito.
Dahil hindi naman po talaga dapat ginagawa yan, yes, in the international order. You're not supposed to confiscate the supplies of another country. Tama. Even in war, mm-hmm, no? Sa gera, kung minsan ay pagka supplies na yan, food supplies and even medicines, no? Usually the adversaries would allow food supplies and medicines to pass through. Tama. For humanitarian reasons. Tama po yung sinasabi ni ano dito ni Browner, no. Yun po ang wala sa China. Lahat na lang po talaga inilabag po nila. 'Di ba po, no? Kumbaga unwritten rule nga yun eh, 'di ba, na kahit na may gera, 'di ba, at magsusupply po ng mga medical o mga pagkain ng kalabang bansa, no, hindi po nila dapat i-intercept yun. Diba? Kung alam niyo po yung mga nakikita niyo po sa mga movies po, no, at sa real world naman po, no, yung pag may mga, halimbawa may mga namatay, no, syempre gera yan, may namatay. Syempre kukolektahin yun ng bansa, no, ng mga isundalong buhay, kukolektahin nila yung mga patay na ano. Hindi po nila titirahin yun, yung mga nangongolekta ng kanilang mga namatay na sundalo. Kasi po respeto po yun, unwritten rule po yun. Diba po? Parang ganun po yan, no? Pag resupply mission ng ganyan, kahit po gera, irerespeto dapat yan ng kalabang bansa. Hindi, wala po silang gagawing ano dyan na paglusob, no? Yun po ang hindi po ginagawa rin po dito ng China. Lahat na lang po dito ay nilalabag po nila. Mismong teritoryo po natin ay pinapasok po nila, tapos babalik ta rin tayo sa balita nila, tayo daw po yung nagpo-provoke. Samantalang kitang-kita po ng buong mundo rito, may video na sila po ang pumapasok sa ating teritoryo, sila po ang nangaharap, sila po ang nangunguha ng resupply natin, at sila po ang nagtapon sa dagat. Di ba po? Kaya wala talagang saysay ang ginagawa dito ng China. Walang maniniwala sa China sa ginagawa nila sa atin dyan sa West Philippine Sea. Kaya po talaga po, kung sa kahit saan mo ilagay, ay talong-talo po ang China po sa atin. No? Lalo pong nanggigigil po ang ating mga ano dito, no, ang ating mga damdamin dito. Lalo po ako gigil, nagigil na rin po talaga ako. Pero talaga pong kailangan po talaga nating lumaban po, no, sa legal na paraan, no, diyan sa international law. Kita naman po ng buong mundo eh, na hindi po tayo ang may kasalanan o hindi po tayo ang nagsisimula ng gulo diyan sa West Philippine Sea kundi yung China. Ginagawa ng AFP ang airdrop para wala nang mangyaring harassment yun, at hindi na tumaas ang tensyon sa West Philippine Sea. Pero tila ayaw pa rin tantanan ng mga Chinese ang mga sundalong Pilipino na naghahatid lamang ng mga food at medical supplies. Tiniyak naman ng sandata ang lakas ng Pilipinas na hindi mapipigilan ng mga ganitong insidente ang pag-iit sa ating karapatan sa sarili nating teritoryo. Ayon sa AFP, naiulat na nila ang insidente sa Pangulo at maging sa Department of Foreign Affairs, at sila na ang bahala sa pagsasampa ng reklamo. Ayun lang po nung ating pong napanood to, na kabwisit po na to na balita na to. At yun nga po nung ina-report na rin po nila sa ating Pangulo, at ang ating Pangulo po ang gagawa na po ng paraan para po ma-report na po yung insidente na yan, dahil po talagang hindi po talagang makatao po ang ginagawa ng mga Chinese na yan. Sana po nagustuhan niyo po ating simpleng reaction video mula po sa video na to, mula po sa UNTV News and Rescue. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, please subscribe para ma-update ka kapag naglalabas po tayo ng itong reaction video. Mag-iingat po kayo lahat. God bless and peace out. Bye.